Tiniyak ni Executive Secretary Lucas Bersamina malapit nang magsampa ng mga kaso laban sa mga sindikato sa agrikultura. Ginawa ni Bersamina ang pahayag kasunod ng mahigpit na babala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa mga smuggler at hoarder. Nabanggit ng Pangulo sa kanyang ikalawang State of the Nation Address o SONA na bilang na ang mga araw ng maito. Idinagdag naman ni Bersamina na validate ng gobyerno ang intelligence reports sa pagkakakilanlan ng mga smuggler at hoarder. Sa katunayan, nabanggit na niya ang mga pangalan ng ilan sa mga ito noong mga nagdaang administrasyon. Iginiit ng palace official na lubhang mapanganib ang mga sindikatong ito sa lagay ng ekonomiya at maging sa kalusugan. Binanggit din ni Bersamina ang utos ng Pangulo sa Department of Justice na bumuo ng task force laban sa anti-smuggling. Sinabi ni Bersamina na nangangalap pa rin ng ebidensya ang task force at wala pang naipapasa na ulat sa Office of the President. Nang tanungin tungkol sa timeline, sinabi ni Bersamina na ito ay depende sa lakas ng ebidensyang nakalap. Kaugnay pa rin sa usaping agrikultura, nakatuon ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pangunahing lugar na nagpuproduce ng palay kung saan target nitong i-maximize ang antas ng kanilang produksyon. Ito ang inihayag ni E.S. Bersamin na hakbangan niya ng gobyerno upang maabot ang target ng pamahalaan na magkaroon ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Sinabi ni Bersamin na ginagawa ng Administrasyong Marcos ang lahat para mapababa ang presyo ng bigas at iba pang bilihin. Sambit pa ng palace official, ang pag-abot sa puntong ito ng presyo ng bigas ay hindi ganap na unrealistic ambition, bagamat may ilang salik na maaaring makaapekto sa mga hakbangin ng gobyerno. Kabilang sa factors na ito ang kondisyon ng panahon, climate change at ang nagbabantang El Niño phenomenon na maaaring makaapekto sa produksyon ng agrikultura. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Kerseline Catarong, SMNI News.